guys! Welcome to our first vlog! Ano bang gagawin natin ngayon, Pastora? Siyempre, una, babatiin kita ng happy birthday! Yeah! So, ilan taong ka nang mahal? I'm just 20. What? 20s. Kailan nyo? Pumunta kami ng Baguio kasi ngayon. At first time din namin bumiyahe na as in bakasyon ng dalawa lang kami. Madalas kasama namin yung mga kids pero dahil nga may klase pa sila. So nagset na lang kami ng ibang araw para ano. And Ate's M is graduating. Yes. Caleb and Kylie is nasa fourth quarter na. Para hindi ako antukin sa biyahe talaga. Ay ka mag-vlog na lang tayo. So we'll document this travel. Yes, and we want to share our story rin, syempre. To begin with, short background lang. We've been married for almost 12 years dahil next month magse-celebrate namin ng 12 year anniversary namin. Yep. July 28 to be exact. Oh my god. Wow. So, we have 3 kids. Ang panganay si Ate SM, which is 18 years old. Yep. Si Ate Kylie, 11. And then, si Caleb na youngest. Yung youngest. So, ako po ay isang wedding filmmaker. So, I do photography and videography sa events. Any kind ng pwedeng i-shoot. So, yun yung main source of income na ginagawa ko. At I've been in the industry for 8 years na rin. And sobrang gusto ko yung ginagawa ko. And aside from that, I've been a pastor for 7 years. And 2 years na rin tayong head pastor ng Overflowing Church. And yeah. Yes, I just turned 37 years old today. 37. But looks like 27. Okay, so about me naman, I will be turning 35. Yes, 35 na this coming June 7. So, one day lang yung gap ng aming birthdays. That's why we're always celebrating our birthdays together. Kasi isang day lang naman yung pagitan. And currently, I'm working sa isang private company as a team lead for 10 years na. So, nag-10th year anniversary ako noong April. Tapos, ngayon, I'm also one of the pastors sa Overflowing Church. Maliban sa pagiging full-time wife, full-time mom, and full-time employee, syempre, kailangan full-time din tayo sa pag-serve kay Lord. Sa pag-i-introduce ko rin ang sarili ko, kasi I think this is the difference sa aming dalawa. No? I grew up na Kristiyano na. I grew up sa family na Christian na talaga. Pastor's kid, to be exact. And, ayun, ang dami pa rin talagang, ano, testimony when it comes to getting to know Jesus. Hindi kasi naging sapat sa akin yung pinakilala siya ng parents ko eh, diba? So, ayun, mas gusto ni Lord na talagang na-experience natin at nakikilala natin siya na tayo talaga yung nakaka-experience. So yun nga, nagkakilala naman kami sa church dahil nga kagaya na nasabi ni Nika na she grew up sa Christian family. Niya talaga. Oo, ako hindi. So I started na makilala ang Panginoon 2006. Pero noong 2009, yun nga si yung isang naging ka-bandmate ko at naging ka-churchmate ko before, si Eman. I asked him, sabi ko sa kanya, tinanong ko saan siya nagsisimba.
At dahil nga gusto ko magsimba that time. At doon sabi niya meron siyang sinisimbahan nga sa Taguig, which is yung church nga na sinusupport natin ngayon. So I attended nung the following Sunday na nag-asa ko sa kanya. Actually, hindi ko pa agad siya nakita noon. Pagdating ko. Tama? Parang, ay hindi, nandoon na siya pero hindi ko siya napansin. Kasi nandoon lang siya sa laptop. Sa sulok lang siya. Doon ko nasumpungan din ang presensya ng Panginoon. At nanatili ako. Naging part ako ng, ano, ng music team. Yes. Pero nung time na yon, Ate Nika pa to. Kuya CJ. Ate Nika pa namin to. Kasi nga ang mga kasama ko doon, yung mga young people. Nun. Tapos siya, medyo may mga, ano na siya working. Young professional na, yes. Young professional na siya ng time na yun. So hindi na sila masyadong nakikibilong sa mga trip ng mga kasama kong mga young people that time. So Ate Nika. Tapos that time ano eh, on and off din naman kami ng girlfriend ko. Tapos siya may boyfriend din naman. Tapos, syempre, nung magkasama na kami sa ministry, nandun na yung ano, syempre, pag Saturday may practice, tapos meron kaming mga ano pa, maraming pa-under nun yung church, may mga pa-concert, ganyan. Tapos lagi kaming nagkakaroon ng chance na makapag-usap when it comes to songs, ganyan. Kung paano mag-second voice, kasi trying hard yan dati mag-second voice. As in, parang ano. Legit. Nire-record pa niya yung boses kapag ano, mag-second voice siya, pag-aaralan niya. So, napakalaking tulong din ni Ninong Ronnie sa amin nun. Si Ninong Ronnie yung nagturo sa kanya mag-second voice. May mga pangyayari na naging single kami, para kaming naging single. Tapos na yun, na yung chance para mas makilala yung isa't isa. And sobrang ano yun, hindi madali. Daming naming pinagdaanan. Nagtago kami, nag ano kami, nag secret on, yes. Oh, kasi showbiz! Ano, forbidden love. Parang you and me against the world, yes. Ang peg namin. Dahil doon, sinabihan na kami, winarningan na, na itigil, ganyan. Pero alam mo na, pogi eh. Ayaw papigil eh, wala na eh. Yung, alam mo yung mata ko, parang siya na lang yung nakikitang gwapo. Yes! Oo, talagang naman, parang... Wala po akong pinakain dyan, ha? Kabaliktaran po ng first impression yung nangyari. As in, parang, oh, Mr. Yumak nga talaga. Pangit na pangit kasi to sa akin nung una niya ako nakita. Parang galit na galit siya sa pagmumukha ako. Hindi ko alam, guys, kasi parang na-OA yan lang siguro ako sa introduction, no? Hindi kasi nung time na yun, tourism student ako eh. Bibilang lang kaming lalaki na sa room. Siyempre, part ng parang ang saya-saya na audio ka na magsasali sa mga ano. For experience din. Oh. Pero nag-second runner-up naman tayo. Yeah. Panis. Kahit pa paano nag-second runner-up tayo, dinaan natin sa talent ng konti. Ang pinaka nakakaloka kasi nun, guys. Lumuloko kasi to si Eman. Nung, di ba usual naman sa mga simbahan kapag may bisita, papatayuin. Tapos syempre, i-welcome. So, nung tinawag siya sa church, dahil nga nasa harap lang ako ng laptop. Actually, kapag may mga bisita, wala rin akong alam. Dahil nakatalikod ako sa ano, sa tao. So, nandun lang ako sa laptop ko. Tapos, nung ano na, nung alam ko tapos na yung service nun. Kasi, ang parang routine nun, after service, tsaka i-welcome yung mga bisita. So, tapos na yung service. Tapos, tinawag na yung mga bisita. Yan, sabi, we have a visitor. Isa nga pala siyang estudyante sa UMAC and Mr. UMAC. So syempre, dahil sa title itself, di ba? Mr. UMAC. No! God, please, no! 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 Syempre, nag-expect talaga ako ng Mr. UMAC. Eh, payat-payat pa siya nun. Tapos paglapit dun sa harap, parang nagkatingin na kami ng kapatid ko, ni Kuya. Wala namang gwapo sa UMAC. Sama na ugali. Wala mo ganda. Well, kinain niya naman lahat ng salita ay, niya. Ay, talaga naman. Ang sarap ng word ko.
Kinain ko yung, wala namang gwapo sa Yumak. Wala na talaga. Siya lang talaga yung gwapo. Kasi nung after noon, nung naging mag-jowa na kami, wala na ibang gwapo sa paningin ko. Kahit si Captain Ripayan ako. Wala. Si Jay pa din. So yun, doon nag-start yung ano namin, yung aming love story sa pagiging mapusok, sa pagiging yes. You and me against the world. Tinago namin yun at dahil nga bawal, tinago namin. Yes. Kaya nagbunga yung mga kasalanan na yun and we paid sa consequences, no? We asked for forgiveness. So yun, 2011 kinasal kami. Kung pag-uusapan natin yung kwento namin kung paano kami nagsimula, napaka-bilis at very unexpected dahil nga iba yung mundong ginagalawan na ni Ate Nika ng time na yun at saka iba naman yung mga nakakasama ko. Parang ang labo na maging kami. Yes. Pero nung time na pag siya nagpapaawit na to, alam to ng best friend ko ni Tonet at saka ni Erica na talagang sa kanila ko sinabi, sabi ko, ay ka best, may isang babae sa church, sabi ko, na pag kumakanta siya, nag-iiba yung paningin ko sa kanya. Hmm? Patingin nga ng screenshot? Nagdidilim. Pag sabi ko, pagka kumakanta siya, ang ganda-ganda niya sa paningin ko. Pero pagka tumitigil na, mabalik ka na. Hindi, pero promise. Bumabawi ito si Mr. Yumak eh. Maganda naman talaga siya, di ba? Maganda si Ate Nika talaga. Habulin to eh. Pero iba yung ganda niya pagka nagpupuri siya sa Panginoon. Nasabi ko yun. So, that time nung sinabi ko may girlfriend ako, may boyfriend siya, mas wala siya sa plano na liligawan ko to or ano, or something na ano. Same with her. Kasi nga, dahil nga professional siya, yung mga nagiging past relationship niya that time, is mga professional na yung mga nagiging partner niya. Gada sa plan talaga. At first place din, kaya ako napunta sa church na yun, I was so brokenhearted in many ways. Hindi lang sa love life. Mm-hmm. Sa life na nangyayari sa akin noon, sobrang lost ako. School, career, no? Oo. Tapos, doon ako dinala ng Lord for greater purpose pala. Pero yung, kung ano yung meron kami ngayon, mga kapatid, ay hindi naging madali because of sa mga wrong choices and sins na nakomit namin. And we really paid the price. Hindi siya naging madali. Kung gapang, gumapang talaga kami. Dahil alam namin, part yun ng consequences ng mga wrong choices namin. Yes. But glory to God, because of His grace, His love for us, alam mo yun, hindi niya kami sinukuan. Hindi niya sinukuan yung married life namin. So, yun lang. Madami kaming gustong ibahagi sa inyo and sana makatulong at maging pagpapala po sa bawat isa, lalo na sa mga young couples and mga young parents there out there at sa mga young people na nagsisimula. Yes, that's it for today. We give glory to the Lord sa buhay ng bawat isa na nanonood ngayon. And alam ko, maganda po ang plano ng Diyos sa inyo. Huwag na huwag niyo pong susukuan ng Diyos dahil hindi niya po kayo sinusukuan. This is Pastor Clifford po. And this is Pastora Dix. God bless you. See you sa next episode, guys. That gana-gana mo na. Di abot. 1, 2, 3.